Sa gumawa po nito sa asawa ko, pagbabayaran mo to. Hindi niyo matatakasan to. Nito Martes lang, nagbanta pa si Rosel Erlanon sa umano'y pumatay sa kanyang 31 anyos na live-in partner na si Johnny Clear Kahilig na matapos paslangin ay iniwan na lang basta ang labi sa madamong lugar sa binangonan Rizal. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin. Kanina, eksklusibong nakuha na ng GMA Integrated News ang pagdala kay Lanon sa Prosecutor's Office ng Antipolo Police sa isang extrajudicial confession at isang sinumpaang salaysay na ginawa habang may kasamang abogado. Ikinumpisal ni Lanon na siya ang pumatay sa kanyang kalivin. Ang motibo? Sa matinding selos po. Sino po ipinagselos sa inyo? Isa po sa mga katrabaho niya po. Hindi ko naman po talaga gusto po yung nangyari. Nabigla lang po ako. Nagkaroon sila ng altercation, verbal, then yun, nauwi sa physical. Nahampas niya ng bote yung biktima. And from there, nung bumagsak na sa kanya, unti-unting sinakal yung biktima. No? At pinasok niya dun sa kwarto nila. Kaya hindi nakita yung body nung... Sa bandang balikat po. Tapos pagkatapos po, sinakal ko po siya. Anong pinapalo mo? Yung bote po ng soft drinks. Saan mo nakuha yung bote ng soft drinks? Doon lang din po, malapit po sa may ilalim lang po ng mesa. Inamin niya rin ang pagtapon niya ng labi sa lugar kung saan ito natagpuan. Sa pamilya po ng asawa ko, sana po mapatawad niyo po ako. Pinagsisisihan ko po ang lahat.